Pinag-uusapan lang din naman ang mga staycation sa Metro Manila. Paano naman natin makakaligtaan ng Okada Manila? Isa sa pinakapinupuntahan ng lahat pagdating sa The Best. Sa kwarto, sa pagkain, sa amenities. Okada na! Pero tulad ng ibang success stories ng marami, sometimes may humihila pababa. Pinag-aagawan ngayon ang pagmamay-ari at pagpapatakbo ng Okada Manila. Sa isang banda, ang grupo ni Kazuo Okada na sila daw ang nararapat na tagapamahala ng Okuda Property sa Manila. Dahil sa panggugulo ng usaping pamamahala, ang tanong, sino ba talaga ang namamahala ng napakagandang Okada Manila? Corina, ang Okada Manila ay pag-aari ng isang korporasyon, yung Tiger Resorts Leisure and Entertainment Inc. Yan po ay isang Philippine corporation. At yung korporasyon naman na yan ay in turn pag-aari ng isang Hong Kong company, ang Tiger Resorts Asia. So ang Tiger Resorts Asia po ang may-ari ng halos 100% or 99.9% ng Okada Manila. So, Attorney Star, ang ganda ng Okada Manila. Napakadaming tao ang natutuwa sa pagpunta sa Okada Manila. So, kailangan maayos talaga lahat. Wala masyadong nakakaalam na meron talagang merong away sa pagmamay-ari ng Okada Manila. Yan nga pong kinalulungkot natin. Dahil bakit ang mga taong namumuno dyan ngayon ay ni isang share. Wala po silang pag-aari sa Okada Manila. At itong sina Mr. Kazuo Okada at ang kanyang mga kakampi ay ni isang share ay wala po silang pag-aari sa Okada Manila. Sa maikling pananalita, ang pinag-aawayan dyan? Sa ngayon po, yung mga tao na sa masasabi natin ay hindi may-ari ng kumpanya ang siyang namumuno ngayon dyan sa Okada Manila. So bilang may-ari po ng kumpanya, ang aking pong mga kliyente, patuloy na pinaglalaban na sila dapat ang manumbalik sa pamumuno ng Okada Manila. Sino-sino po ba itong tinutukoy natin? Ang namumuno po ngayon ay si Ginoong Kazuo Okada. Siya po ay napakarami ng kaso sa ibang bansa at ang pinakahuli nga po ay yung court decision ng Supreme Court ng Japan na kung saan sinasabi na may kinuha siya na $20 million mula sa kumpanya. Yun naman pong isa niyang kasama ay meron po yung kiniklaim na 2 billion pesos. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sa Okada Manila. At for a long time, hindi po ito binabayaran ng Okada Manila dahil wala pong basihan ng kanyang claim. Pero ilang araw pa lamang po silang namumuno dyan sa Okada Manila ay inaprubahan na kagad ng board ang kanyang 2 billion claim. So ibig sabihin, magbabayad ng Okada Manila dito sa walang basehan na claim na ito sa napakalaking amount na yan na 2 billion pesos. So parang malinaw sa akin, mayroong iba na mamamahala talaga ngayon pag nagdesisyon ng Korte Suprema sa Okada Manila. Magpapatuloy ba yung magandang serbisyo ng Okada Manila? Iyan nga po sanang hinahangad natin kasi bilang iba po ang namumuno dyan ngayon, kumbaga sa kung tayo po may-ari ng bahay at tayo po inagawan ng bahay na yon, syempre po bilang may-ari ay mangangamba kayo kung maasikaso ba at maalagaan ng maigi at ng maayos yung bahay ninyo, yung property ninyo. So, ganun din po sa may-ari ng Okada Manila. Mga 5,000 po ang empleyado ng Okada Manila. At dahil po ngayon ang namumuno ay hindi may-ari ng Okada Manila, ang mga bank accounts po nito ng kumpanya ay frozen lahat. Nangangamba kami kung itong mga empleyado po na ito ay magkakaroon pa ng trabaho sa mga susunod na panahon. Mababayaran po ba sila? Ang mga obligasyon po ba ng Okada Manila sa mga suppliers ay mababayaran din po ba? Yan po ba ay masasatisfy ng current management considering na frozen po ang lahat ng bank accounts ng Okada Manila? Alam niyo po, bawat payday, nangangamba ang mga empleyado ngayon kung meron pa silang sasweldohin. Pero ano ang nakikita ninyong magiging outcome
nito para sa Okada, Manila dahil napakarami ang parokyano at mga nagpupunta sa Okada, Manila? Well, umaasa po kami ng Korte Suprema po at ang ating mga korte ay magdidesisyon ng naaayon sa batas at kung tayo po ay aayon lamang sa batas, ay manunumbalik po ang totoong may-ari ng Okada, Manila, ang Tiger Resorts Asia dito sa Okada, Manila. At umaasa kami na ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay pabor sa amin. Tuloy pa rin ang world-class service, rooms, food, and amenities ng Okada, Manila. Yan pong pinagmamalaki ng Okada, Manila. Yung magandang serbisyo, yung top-notch facilities. At para po mapagpatuloy ito, kailangan po talagang maisaayos ang lahat. Yun lang naman ang gusto natin. Kung ang nararapat lamang na mamuno, ang siyang namumuno dyan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kabilang panig, ngunit hindi kami napagbigyan. Abangan ang palabas ng Rated Corina sa Okada, Manila sa malinaw na pagmamay-ari nito na world-class resort casino sa buong mundo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.